Hello, what's up guys? Welcome back to Good Brog Production, and I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time we're gonna talk about where you're from to official lyric video, and brought to you by Tiny Montana. Yan. Like muna natin guys yung video, tapos subscribe na rin tayo kay Tiny Montana. Request nga pala to ng kapatid ko, sinad niya saan kanina lang. React ko daw. Binigay niya rin sa akin, meron pala tong part 1. Pero gawin na natin to, produced by Cursebox Production. Kilala ko to eh, si Michael Negapatan eh. Friend ko to sa FB pero in-unfriend niya yata ako. Yeah. Beatmaker siya ng Cursebox. Meron din kaming collab eh. Ako yung nag-hook sa gawa niyang beat eh. Ano ko. Yun lang pala, yeah. Alam ko ba di siya nagparamdam. But anyway, yun nga pala. Sa mga bago, kung may chance ka, mag-subscribe ka na, like mo yung video, share mo na rin. Kung hindi, ayos lang naman, walang problema sa akin. Nare-remind ko lang yung mga bagong papunta rito sa YouTube ko. Yun lang naman pala. Ano pa ba? Wala naman akong ginawa ngayong araw na to. Dami ko lang iniisip. Marami akong iniisip guys eh. Nag-schedule. So, ngayon guys, mahaba kasi ito guys eh. So, ang gagawin ko, tapusin ko na lang muna bawat verse bago ako magbigay ng thoughts doon. Ng sarili kong pag-iisip, anong sa tingin ko. Hindi ako bibigay ng opinion guys kasi, mga naisip ko lang. Mga tumakbo lang sa isip ko nung narinig ko siya. Yan. Para makalate tayo, subukan kong iklian siya guys. Mga 15 lang, 15 or 20 minutes. Gawin na natin to kung bago ko rito. I'm a music producer here in California. I'm an audio engineer and at the same time, I'm a master hypnotherapist. I'm an NLP master practitioner. Gawin na natin to para makarami tayo. Play natin. Where are you from? Petty Droppers League. This is a Cursebox production. I'm from the city kung saan the hits nagurutos pa. Isa pang sabi mo. Part 1, kami-kami lang. Part 1 pala, kami-kami lang. So, yun pala yung mga na-umpisa. Tignan ko yung line-up sa umpisa. Petty Droppers League. Hindi ko kilala yun, This is a Cursebox production. Omar B. Yun know, naging idol ko yun si Omar dahil pareha sila halos ni Sayed ng estilo ng pag-rap eh. Big fan ako ni Sayed eh. Magaling kasi gumawa ng rap talaga nun eh. Napaka-elegante ng pagkakagawa eh. Siguro na-discover niya yung style niya. Kaya yun, supportahan natin si Omar Balo. Kasi meron, nakita niya kung anong style na gusto niya para sa sarili niya. Tuloy natin. I'm from the city kung saan the hills na puro toss pa. Isa pang sabi mo. Yan, yan. Part 1, kami-kami lang. Eh di kayo naman, where you from? Part 2, let's go! Pag-usapan hip-hop, kami ang malate. Di mo pwedeng maliitin, laging kasali. Okay. Ako sa kultura, puta sobrang dami. Mula sa mga una, lalo kay buhawi. Ako ang tatayo at poposes na para dito. San Andres malate, ang tanong ano daw meron dito. Kargado sa talento, lalong-lalo sa pambato. Di na para magyabang, kasi nga puro loki dito. Buntundo, merong asong sa malate. May galawit at bukod pa doon. Iba't ibang uri ng mga hari. Sa bawat iskinita, lugar. Eh na sa beat na ang ganda ng beat no, siguro kung mas malakas pa yung bassline tsaka yung kicks mismo, mas lalong yayanig to kasi pwede tong pang pangtunog sa kotse, kung dumadagundong lang yung bass, ang ganda yun. Tuloy natin. Para teritoryo sa lahat ng mga OGs na may kanya-kanyang trono. Shout out sa lahat ng gang, pagkakaisa. Iisang layunin, yatak lang ang magkakaiba. Pagkat ng bahala, BCJ is Sputnik. Batang Onalera, duro kay Tomatic. Where you from, homie? Raise your flag, homie. Ito siya Angra, ito siya Angra. Where you from, homie? Raise your flag, homie. Ito siya Angra, ito siya Angra. Where you from? Yan mga ganyan yung taga-saan ka, tribal mindset kasi yan guys eh. Nasa sa atin pa rin yan, hindi yan mawawala ang pagiging ganyan.
taga saan ka, you know. Kasi pakaramdam natin, lugar natin, teritoryo natin 'to, you know. Kailangan natin protektahan yung teritoryo natin, 'di ba? Dito nga sa Amerika, yung mga, 'di ba, yung mga black, hindi kasi nila ma-spell yung neighborhood. Hindi nila alam spelling nun. Kaya tinatawag lang nila na hood 'yun, eh. Hood. This is our hood, you know. Kasi hindi nila alam yung spelling ng neighborhood. But other than that, yan, yan. Kasi territorial tayo, guys, eh. Kasi nung, ang mga ninuno talaga natin, guys, mga headhunter, talagang nasa, ano natin, nasa lahi natin na mag-angasan, mag-iabang, kahit nagbago-bago na tayo ng kutis ngayon, di ba sa atin ngayon, medyo mapaputi na yung mga kalalakihan, mga kababaihan. Yung mga, kasi yung mukha natin, hindi na masyadong exposed sa physical na trabaho, hindi na kayo pumupunta sa labas para magtanim. Kasi delikado rin yung mga pagtatanim ng mga ganyan. May mga mikrobyo kasi mapasok sa katawan ninyo, you know. Mga worms, you know, white worms, mga ganun. Other than that, ano pa ba? Yeah, yun. Malaking bagay yun eh, kasi, I mean, doon mo makikita na kahit anong layo na nang narating ng Pilipinas, kahit gaano pa tayo mag-improve, meron talaga tayong ganyang klase ng sistema na hindi natin maaalis sa sarili natin. I mean, no disrespect sa mga gangster ng Pilipinas, you know, I mean, do what makes you happy. Gawin ninyo yung bagay na makabubuti para sa inyo. Kung layunin niyo talaga na naprotektahan ng inyong syudad, ang inyong lugar, eh, walang problema doon. Make sure niyo lang na wala kayo na agrabyadong inosenteng tao, civilian, di ba? Kasi para sa akin, hindi naman maganda kung maglalabas kayo ng mga ganggang. Tapos, ang trabaho ninyo, mga rape, mag-akyat bahay, pumatay, mag-ano ng shabu, di, para sa akin, hindi yun maganda eh. Kasi guys, ang history talaga ng gang, ginawa yan talaga, para pagsilbihan yung nasasakupan nila. Protektahan yung nasasakupan nila. Yun talaga yun, guys. You know? Hindi pa nga gang ang tawag sa kanila dati. Pero dahil nga lumaki na, yun. Hindi na, kasi sa panahon yan, mga tingin sa kanila amateurs eh. Until maging mafia kayo, maging professional kayo. You know? Kasi, I mean, no hate, I'm not against because, kasi yung mga kapatid ko eh, dyan galing eh. You know? May kanya-kanya silang gang eh. I mean, ako lang hindi naman pumasok sa ganyan. Hindi ako pumasok sa ganyan dahil, naniniwala ako sa sinabi ni Yonjuro Puma. Yung katawan mo, isa ng sandat yan. Your body is the ultimate weapon yan. Kaya, hindi ako naniniwala sa mga grupo-grupong ganyan. Pero I respect the gangs, you know, all over the world, you know. I respect Bloods and Crips. I respect, you know, our own gangs. TSD, dito lang galing yan eh. True Brown Style, you know, TBS, OPG, Original Filipino Gangsters, you know. Marami sa amin yan eh, kahit yung ibang mga barkado eh. Mga kababata ko, may sarili rin silang gang. Kaya na-appreciate ko naman kasi lumaki ako sa ganyang lugar eh. Sa ganyang pananaw, sa ganyang adhikain. Kaya na-appreciate ko. Tuloy natin, guys. Gasmaya tiba, iba't ibang tama. Minsan di buo ang diwa, parang parirala. Samantala, mapatpat man sa tarima ng mga tamang hinala. Pakikisama na lang ang bahalang magpakilala. Pagpasok lang ng arko, apot sa katakanto. Huwag ka matakot, wala makaka-arbor kapag gargo. Lumapag naman sa nang lupa-lupa. Dumako, napaka-utak at planado malaargo. Nagpakilala sa liga, mabangin sa mga patagisan. Mabalasik at napakainam. Laban lang kahit sa makarating, masakit man ang maliitin. Kasakada palitan sa pamamagitan kita naman ang galing, ipagmamalaki din ang pinagalingan. Mula sa area, hubog at asta, natutunan kumapan ang asal san man sumalta. Pumabalag ng dilang basta bara-bara kumasa. Kumbaga, hindi mayabang sa kargada, marunong magdala. Lumakas sa pagkakisag, but mukhang tila pa sa iyo naging pabor. Sakaling bibig to be... Facts yung ginawa niya, sorry, six threat, Paks yung ginawa niya dyan, sabi yun, pumapalag ng dilang basta, bara-bara. Kasi meron siyang chance na, umadapt sa kung saan siya nakatira. Kasi sa area niya, kung saan siya nakatira, yun ang nagturo sa kanya.
nung kanyang klase ng pagkatao at pakikisalamuha, yun. Pero kung di siya pumapalag ng basta-basta, you know, di siya bara-bara kumasa, kumbaga, di mayabang ang kargada ang marunong magdala. Ibig sabihin, kung may kargada ka talaga, hindi ka mayabang, you know. Kasi alam mo kung kailan mo lang siya dapat gamitin, hindi yung kargada mo ang nagbibigay ng tapang sa'yo. Ang nagbibigay ng tapang sa'yo, yung kakayahan mo makihalubilo sa mga tao. Tuloy natin. Kumbaga, hindi mayabang sa kargada, matulong magdala. Makasipan ng G-side, boy, mukhang tila pa sa'yo naging pabor. Sakali, we've been throwing that seaside, oh. Gusto'n una na hubog, yaw, magpakatira. Wait, balik tayo sa panahon, di papotok. Yun naman ang topic. Sa lugar doon sa lagi itong may racket. Kulang gamit ko, palmatic, di usapin. Kung may ari o may talip, pwera na lang. Kung may kapit o maari, automatic ka. Medyo makulit nga lang yung dila. Facts din yun, yun. Dahilan daw kung bakit. Facts din yun kasi noong mga panahon dati hindi uso yung ano eh, sabi niya rito. Yan sabi niya. Hindi usapan yung kung may tira ka o may talent, pero na lang kung may kapit o may automatic na. Ibig sabihin, sa panahon dati hindi usapan yung may ano eh, may tira ka eh, o may talent eh. Walang kwenta yun kahit gano'ng pakatalento. Kaya nga napakabuti sa panahon ngayon kasi kahit yung mga hindi ganun kagwapo, hindi ganun katalentado, nabibigyan sila ng ano, ng kakayahan. Especially yung mga tao na walang itsura, nabibigyan sila ng kakayahan na maabot yung mga pangarap nila. Kasi noong panahon dati, kahit wala kang talent, you know, basta meron ng kapit, automatic pasok ka. Facts yun, malaking facts yun. Kung may ari o may bali, pwera na lang. Kung may kapit o maari, automatic ka. Medyo makulit nga lang yung dila pag pumunto. Dahilan daw kung bakit kirian naman ay nauuso. Kantay puro daw, duduro, turo na turo ng araw pa. Ganda rin ang sinabi niya dun, ha? Na medyo makulit nga lang yung dila pag pumunto. Dahilan daw kung bakit girian naman yung nauuso. Yan, sabi niya, ano, medyo makulit nga lang yung dila pag pumunto. Ibig sabihin, yung dila, yung sinasabi niya, maraming napupunto. Napakatalas, napakatalim. You know? Yun yung nagiging dahilan kung bakit maraming giraan yung nauuso. Ibig sabihin, yung sinasabi ng mga tao, masyadong matalas. Maraming sinasabi. Siya o yung ibang tao, masyadong mapuna, mapusok. Maraming impormasyon na binibigay kung tama man o mali. Depende na yun kung tama o mali. Sa ibang tao, nagiging dahilan yun para magkaroon ng girian. Yan. Kaya yun ang nauuso yung mga girian. Maganda tingnan yun. Mali na uuso, kantay puro to, panduduro, turo na turo, ng araw pa no ultimo kalaban na tututo. Facts yun. No more reckless city, oh, someone na pagpad nung bata. Ang ganda ng pagkakalagay niya dun. Kantay puro daw, panduduro, turo ng turo, ng araw pa no ultimo kalaban na tututo. Wow. Kantay puro daw panduduro, yung mga kanta daw ay puro panduduro, turo ng turo ng araw. Paano? Ultimo kalaban natututo. Magandang bagay yan. Kasi may mga, yung mga kalaban natututo sila eh. Kasi paano sila natututo? Sa mga kanta mo na nanduduro ka, natuturo ka, dahil doon yung mga kalaban mo nagsusuri, di ba? Kasi sabi mo, turo ka ng turo, duro ka ng turo. Kung hindi ako nagtuturo, hindi man ako o hindi man siya, o kung hindi man tong mga kanta ko hindi nagtuturo, mananaliksik ka ba? Susuri ka ba? Diba? Yun yun. Dahil sa mga ginagawang kanta, natututo tayo magsuri. Yung mga kalaban natututo magsuri. Tumatalino sila. Tuloy natin. Hindi mo kalaban natututo. In no more reckless city. Yan yung pinakamalaking halimbawa ng symbiotic relationship. Alam niyo naman yung symbiotic, guys, yung biology. Yung tao, you know, chain reaction yan. Tuloy natin. In no more reckless city, oh, someone na pagpad nung bata. In all the shit I own, dito'y pila tama na tinadhana. To help my city grow, but not just for DBO. Para ni satanang yawa. Satanang yawa. Satanang kasi, ibig sabihin, para sa lahat eh. Na tinadhana. Kasi waray kami satanang, ganun, yan ah. Na tinadhana to help my city grow but not just for DBO Davao, you know, para ni Satan ng yawa. Hindi ko alam meaning ng yawa eh, pesting yawa. Yawa alam ko ano yan eh, parang curse yan eh, hindi ko alam, basta yun. Where you from, homie? Raise your flag, homie. Maraming meaning yung yawa, guys. Huwag yung personal yung pagkakasabi ko. Kasi ginagamit lang yan ng lola ko, pesting yawa, mga ganun. Tuloy natin. Where you from, homie? Raise your flag, homie. Represent Canada.
Where you from, homie? Raise your flag, homie. Nga, pwede pang may improve yung hooks eh. I mean, pwede pang may improve sana. Sayang. Tuloy natin. Where you from, homie? Raise your flag, homie. Anak ko lang sa Balog, Santa Mesa, La Union. Binipit at ang lugar, parang champion ni Lebron. Wow. Ngayon mo tatanungin, tagasan ako ngayon. Kung saan ako nakatayo ay teritoryo ko ngayon. Wow. Sa kasalis, lumaki ng pauubot. Ay kamatayan pa din, pero nung sa akin may pasugod. Damn. Bigat nun, ha? Mabigat yun. Kasi naibigay siya ng imahe sa akin dun, eh. Yung tumatak yung bagay niyon, sinilang sa kasanas lumaki ng bakuod kay kamatayan patintero nung sakin may pasugod. Wow. Lumaki ng bakuod kay kamatayan patintero nung sakin may pasugod. At madaming nauna pero yung kong sumunod. Inampun ng San Fernando, tinanggap ko ng lugod. Wow. Lahat ay kumikrit. Facts. Nalulong lakad, kala mo sleepwalk. Dami dito asset. Maraming nalulong. Maraming nalulong, maraming nagda-drugs, maraming nalalasing, maraming mga crackheads na pag-aalagala na akala mo nag-sleepwalk sila kasi hindi nila alam yung ginagawa nila eh. Facts yun, napakalaking bagay na. Sinabi niya. Balikan nga natin yan. Napakaganda ng part na yan. Price tag no, what's he saying? Inampun ng San Fernando, tinanggap ko ng lugod. Di ba kung sumpit? Lahat kami creepwalk. Dami na lola. Ang kala mo sleepwalk. Dami dito askal. Tuta naging big boy. Wow. Nawala ng pisto. Facts din yun, ha? Ba't magpanggap na liyon kung ayaw mong mabulok. Facts din yung sinabi niya doon. Madami dito askal. Tuta naging big dog yun. Madami dito mga askal. Askal, maganda yun eh. Itong mga ibang Pilipino, gusto pa aspin daw. Buta, magtunog American pa. Askal, maganda yun. Asong kalye. Kasi yung kalye, sa kalsada talaga yun eh. Kasama natin yun sa buhay natin eh. Ang mga askal eh. Madami dito askal, mga asong kalye. Tuta, diba? Regardless kung tuta ka, malaking aso ka, tawag sa'yo askal. Diba? Binigyan niya muna ng label. Madami dito askal, mga aso sa kalye, tuta man o hindi. Tuta, pero ngayon nagbanggit siya, tuta naging big dog. Diba? Tuta naging big dog, ibig sabihin, lumaki sila sa kalye, lumaki sila, tapos nirespeto sila. Kaya sila naging big dog. Kasi tuta, bataan ka muna. Diba? Double meaning yun eh. O, tuta naging big dog, bataan ka muna, inutos-utusan ka muna, batukan ka muna. Diba? O. Ibig sabihin, sinasama ni Price Tag yung sarili niya dun sa mga tuta na yun. Na kung saan siya ngayon, kasi ang naglagay sa kanya sa position na yan, eh dahil mapagkumbaba siya, tapos ginamit niya rin yung sarili niyang ano, pagiging adaptive niya sa mga nakaraan niya. Kaya kung saan siya nakarating ngayon, maangas, malakas, asintado, kung ano naman, pwede niyong idugtong sa kanyang pangalan. Eh dahil ano, nakamit niya yun dahil nakakuha siya ng respeto. At dahil na rin sa experience niya, nung nandun siya sa Cali, diba? Ibig sabihin, marami siyang experience. Tuta, naging big dog. Mula sa pagiging tuta niya, naging big dog siya. Yun. Meron ditong pistol, kaya wala ding pistol. Yan. Meron din ditong pistol, kaya wala rin pistol. Maganda rin yun kasi symbolis yun din yun. Eh. Kasi nagsisimbolize siya na meron dito mga barel, kaya wala ding pistol. Kasi nagkalat ang mga barel sa kalsada dati, may mga sumpak pa, may mga paltik, may mga sima, you know. Pag may ganun kasing nangyayari, kung lahat may ganun, lahat laging mainit, walang pistok na nangyayari. Lahat kasi dinadaan sa strength eh, sa power eh. Tuloy natin, guys. Wala ng pisto, kumpleto aking gubat. Huwag magpanggap ng liyon kung ayaw mong mapulagan. Na parang Joey de Leon, nagpapanggap na lakang kali. Liverpool, Cornillon, buhay ko pelikula, Tony Pablo Corleone. Wow. Sa Venezuela lumaki at tumubo, puro goto, pero nagbunga dahil ang punong dulo ay maglabas na mensahe. Hindi lang kuro-kuro kapag bata, kwadrang mabolo. Magaling talaga to sa Apex, no? Nasubaybayan ko rin to sa Apex, yung mga itong... Multipaklo no umpisa. Ganun siya nagbibigay ng komento. Nung panahon nila, bago-bago pa lang siya. Pero ngayon, ang laki ng in-improve niya. Nagkaroon siya ng maayos na itsura, dating, you know. Nag-mature talaga siya. Diba? Pakinggan ninyo yung lyrics niya. Ang dami niyang mapupulot. Pakinggan niyo to sa part na to. Ayun, sabi niya rito. Ganda din liribin. Sa Valenzuela lumaki at tumubo.
'Di ba? Sa Valenzuela lumaki at tumubo, ibig sabihin doon doon yung pinanggalingan niya, pero pakinggan niyo to. Puro buto pero nagbunga dahil ang punot dulo. Puro buto, 'di ba? Sa puro buto na yun, dahil puro buto sila, nagbunga dahil ang punot dulo. Dahil ang punot dulo, ang puno at dulo, 'di ba? Ano yung puno at dulo? Bunga dahil ang punot dulo ay maglabas na mensahe, hindi lang kuro-kuro kapag yan, oh. Ay maglabas na mensahe, hindi lang kuro-kuro kapag batang kwadra mabolo, hindi yan sumusuko. Yun, man. Galing. Kasi importante yan eh, maglabas ng mensahe. Hindi lang kuro-kuro, basta mensahe. Importante makapaglabas ka ng totoong mensahe. Hindi kuro-kuro kasi matatalo ka dun eh. Pag naglabas ka kasi ng chismis, inventong kuro-kuro, merong side effects yun. Merong may balik sa'yo yun. Pero pag naglabas ka ng tama, totoo at realidad, hindi babalik sa'yo yun. Laging may pananggalang yun. Kasi pag naglabas ka ng peke, fake news, invento, hindi totoo, walang katotohanan, eh babalik sa'yo yun. Maraming ano sa'yo, maraming magbabounce back lahat ng problema, lahat ng pinagsasabi mo, kaplastikan, ka, lahat ng negatibo. Pero pag nagsasalita ka ng totoo, Hindi mo na kailangan guardyahan yung sarili mo. Hindi mo na kailangan ipagtanggol yung sarili mo dahil yung totoo yung magtatanggol sa iyo. Tunayin natin. Pagbata kwadrang magbulo, hindi yan sumusugo. Dati hirap pa makasali, pila mahaba at maraming nangihila sa partida para di ka makaabante. Sumusugal na papunta lang ang dala namin pamasahe, hinasa ang mga pangil kaya maraming nang nilalagari. Pinapala na balat para matawag na alam at taakyat, hindi lang mapala paglalakbayin kahit nakatapat sa mandali, lagi nakasagad na asarin para napayat. E pinasa sa likod din ang akuto para maatanong na lahat. Maraming jamate nakatago sa norte na kailangan lang masinagan ng konti, mapakinggan ng book. Ang laan ang ginawa niya doon, no? Sabi niya, pinasan daw yun para makita lahat. Marami daw diamante doon sa norte. Ibig sabihin, binibigyan niya ng, ano, nire-rep niya, nire-representan niya kung saan siya nakatira. You know? Para ipakita na sa lugar nila, marami kayong makikita. Marami magaling, maraming, magaling ang pagkakagawa dito, you know, na Apex. Siguro hindi yan ma-appreciate kagad, pero ginto yung verse na yun, sinabi niya. Eh, napaganda ng pagkakadelivery niya dito. Pinapala na balat para matawag na alam at taakyat, nila mapala paglalakbayin kahit nakatapat sa mandali, lagi nakasagad na asarin para napayat. E pinasa sa likod din ang akuto para matanong na lahat. Maraming jamate nakatago sa norte na kailangan lang masinagan ng konti, mapakinggan ng boses, maisama sa konserto at gamit ang mga likha na kanta para pirma at labda, mag-iiwan na marka. Where you from, homie? Raise your flag, homie. Maganda yan. Where you from, homie? Raise your flag, homie. Where you from, homie? Raise your flag, homie. Where you from, homie? Raise your flag, homie. Sa haba ng mga binahe, tinagal ko na panahon. Imbis ka lawangin, nalalulad ang pakatangas. Marating mag-ipatako, malabo na mabalagong tupang kampiyon ng makatamparagon. Ang batang malabon, sino ba yun? Kapitan ng abon! Kahit sa malakong mamagatili ng pagkakataon, markado na itong 1-8-7 sa tapat na kampon. Magkaroon man ako ng milyon-milyon at magharang ng sol. Ako pa rin yung ikaw ng sumpalat at mod. Ngayon ang balalaki ng mula pa nilagay ko sa mapa, sa tulong ng mga magkukusip ko niya kasama. Pag-usapan ni Tagalog at pinakailangan magpakilala. Matik na, alam mo na kung sino mga yun faction, no? Pag-usapang Tagalog rap, nandiyan na si Abba dun eh. Yan, matagal na rin yan si Abba dun. Yan. Yeah, big props dito kay Abba dun, no? Nagustuhan ko to si Abba dun dahil sa ginawa niya kanta tungkol dun kay ano eh, kay sino ba yun? Yun, nagustuhan ko to si Abba dun kasi gumawa siya ng kanta dun sa idol ko si Baron Geisler. Tawa ko ng tawa dun eh. Sabi ko, shit, ang ganun yun. Maganda yung pagkakagawa nyo, nagsisipilyo siya. Pinanood ko yun, na-appreciate ko ng malaki yun, ng sobra-sobra. Yun. Kasi, wala lang, na-appreciate ko, napakaganda ng pagkakagawa doon ni Abba doon. Kaya, you know, kaya pag sinabi ng Tagalog rap, kasama dyan si Abba doon palagi. Yung mga, kahit na, kahit hindi siya ganun ka-aktibo, lagi ko siyang masasama sa mga tao na nakilala ko nung panahon namin talaga. Abadon ma. Ayan. Tuloy natin, guys. Ang
pala ang rap. Sa puso nakatanim at palagi ko nagdadalim na babuhay di para malimutan ang lugar ko sa anahas at umalim. Wow, ang ganda na pagkakasabi niya doon. Tignan nga natin. Appreciate nga natin yan. Okay. Nababuhay di para malimutan ang lugar ko sa anahas at umalim. Malabo na siya, malabo mahupal pa to sa akin. Pangalan na nakamal, kakilala ni Mano. Hindi wala problema, yan ang babandera kahit sa ama karatay. Where you from, homie? Where you... Wow, yun ang taga Malabon pala siya, no? Shoutout din pala sa, no, sa Malabon Tags din dyan. Malabon Tags. May mga subscriber ako na, ano eh, na dyan sa Malabon eh. Yun, no? Sa Nabutas lang kasi ako guys eh. Marami rin akong tinarahan eh. Cavite, Santa Mesa, Tondo, sa ospital ng Tondo. Tapos, sa Taytay, tapos, sa San Juan, yan, tapos sa Tondo, yan, sa Nabotas, Santa Mesa, saan pa ba? Sa, hindi ko na maalala, pero marami kami tinirahan, guys, eh. Marami akong tinirahan, guys. Kasi, palaboy-laboy din tayo, eh. Yan. Santa Cruz din pala. Tuloy natin. Where you from, homie? Raise your flag, homie. It is a tundra, it is a tundra. Where you from, homie? Raise your flag, homie. It is a tundra, it is a tundra. Where you from, homie? Raise your flag, homie. It is a tundra, it is a tundra. Ikaw, taga saan ka? Ayan na, napaganda ng musika na to, yun, no? Hindi lang, may hinahanap lang siguro ako na, ano, na sipa, na parang, you know, na parang, meron pa silang may offer na, ano, you know, but other than that, minor lang naman, hindi lang ako masyadong na, nalakasan kasi, mahirap din kasi yung, ano, eh, yung ginawa nilang, ano, eh, tawag dito, konsepto, taga saan ka. Ang hirap yun, mag-representa. Mahirap nga yun. Pero other than that, yun lang. Hindi naman yun. Energy-wise lang. Siguro yung intensity, energy lang na, na pwedeng ibigay. Siguro yun lang naman siguro. Kasi nga, nahihirapan din yung mga artist natin magsalit tungkol sa mga ganong klase ng konsepto. Kasi bago yun sa inyo eh. Bago yung ganong klase ng konsepto eh. Pero bibigyan ko pa rin to ng 10. Kasi minor lang naman yun eh. Diba? Nagustuhan ko yung ano, yung linis ng pagkaka-record, yung ganda ng delivery, yung ganda rin ng pagtukoy ng mensahe. And at the same time, yung difference ng mga, ano, ng mga skills na kaya nilang nilapag, you know, na nakita natin kung ano yung mga difference ng mga rapper pag pinagsama-sama mo sila. Nakita ko yung style na kayang i-provide neto, na dissect natin, di ba? Naisip ko kung anong klase silang mga rapper, base lang sa napaanggan ko, base sa ganitong klase ng topic. Other than that, you know, mag-subscribe kayo kay Tiny Montana, guys. You know, bibigyan ko ito ng 10, you know. Big props sa lahat, you know. Shoutout nga pala sa lahat, sa mga bumubuo nito. You know. Mag-subscribe kayo, i-like nyo yung video, i-share nyo na rin guys, you know? Pero bago natin tapusin yun, gawin nyo lahat na makabubuti para sa sarili ninyo, sa pamilya ninyo, sa mga kaibigan ninyo, sa mga tao na kapaligid sa inyo. Magdasal kayo guys, napaka-importante yun. Supportahan nyo nga pala to. Where you from to? Peace. Plan nga pala. Goodbye, bro.